Kumusta mga kabaro? Ang topic po natin ngayon is paano mo ba maiiwasan ang mga illegal recruiter? Okay, handa na ba kayo? Okay, intro muna. Ngayon mo ba lang po napanood itong mga video ko? Kung gusto mong mag-apply ng barko at gusto mong malaman ang mga pangyayari sa loob dito ng sa loob ng barko. Mag-subscribe ka na po para may update kita sa mga video ko. Every week po ako nag-upload ng video. Okay, kaya stay tuned. Let's go back to the topic. Paano mo ba maiiwasan ang isang illegal recruiter? Okay. Paano mo ba ito malalaman na ito ay illegal? Okay, the best tip guys, yung POA license nila po. I-check nyo po sa POA para make sure hindi pa expired or makakasigurado kayo. At isa pa, hindi nga isa, marami pa. Ito sa mga agency sa pagbabarko, hindi po sila nanghihingi ng placement pay. Hindi po kami hinihingian nun. Ang ginastos ko lang nun nung nag-apply ako is mga requirements. Then, pamasahe ko. Depende sa company, may mga agency po kasi na free lang po yung pamasahe. Pero dito sa amin, sa kusina, mga taga-kusinero, shoulder po namin yung first contract po namin. First contract ko, shoulder ko po yung pamasahe. And then, make sure guys, yung ginagastos nyo kasi sayang naman. Yung baka, yung ina-applyan mo, may mga mag-message-message kasi minsan, through email para lang kumita, diba? Kaya, mas mainam na po. I-check nyo muna. I-check nyo muna yung mga nag-email sa'yo. Halimbawa, may na-receive kang email or text message. Check mo muna online or direkta ka po sa POA. Meron po tayong POA. Parang i-check nyo yung number nila kung hanggang kailan sila aprobado. Kasi meron po kasi yung nakalagay na kung hanggang kailan yung lisensya nila ma-expire. 4 na taon nata or 5 years. Parang ganun. May mga ganun sila. Kaya mas mainam na po na i-check nyo po sa POA. And then, ano pa? About nga sa placement pay. Wala pong placement pay ang mga company ng pagbabarko o cruise ship. Hindi po kami hinihingian po ng placement pay. Unlike sa mga land-based na may mga ganong placement pay. And then, mas mainam na po na i-search nyo po talaga yung agency na ina-applyan nyo. Kasi baka masayang lang po yung gastos mo, kabaro. Kaya mas mainam na po, mag-ingat. May mga number naman yan, POA license, tapos direkta ka sa POA, yan ang gawin mo. Okay guys, stay tuned sa mga update. Meron pa akong update every week. Kung may natutunan ka, mag-like ka na lang at mag-subscribe. Okay.